Gusto kong makita nyo ang ganda ng buhay. Dalawang buhay, no?
isang madilim, isang maliwanag. Parang sa araw, maliwanag. Sa gabi, madilim. Saan kayo nakakuha? Yung mga lolo-lolo ko. O meron ba yung vein front na pasyalan? May bahay yung iba na sa kanila. Nakaayos. Bato. Bumagyo, di ba? Kailan lang, bumagyo. Hindi na nagsasalot ng balde, ng timba, ng tabo kapag umuulan. At least maayos na sila. At ang pinakamaganda sa lahat, may sarili pa kayong ospital. Para lang sa inyo. Nakikita niyo ba tumataas na yung building? Nakikita niyo? Oh. Eh alam ko naman dito, pabrika ng bata. Sa Amerika, yung karne, pag pinasok sa makina, hotdog ang labas. Sa Baseco, yung hotdog, pag pinasok, bata ang labas. At least, meron lang kayong ospital para sa mga nagbubuntis, mga baby at anak nila, pati ipin, mahalaga, tainga, mata. Mga bagay na importante sa tao, kamusugan. Yun, kaya yan nakalaan para sa inyo. Para meron kayong what we call immediate care. Sabihin, dali ang tugon. Pagka talagang malala ang sitwasyon, pupunta kayo sa bagong ospital ng Maynila. Sa bagong ospital ng Maynila, to the echo. Ito ang mga gastos sa Maynila. Ito ang mga gastos. Maraming hindi nakakaalam nito. Ang isang mahirap ang may sakit, ang mga gastos, to the echo. X-ray, CT scan, MRI, pati sa buntis, ultrasound. Kaya gastos yun, di ba? Eh lahat yun, meron rin. Saan kayo nakakita ng ospital? Saan kayo nakakita ng ospital? Pumapasok ka palang, gumagaling ka na. Ayaw nyo ba nandang ng ospital? O, hindi ko sinasabi matikman nyo. Dahil kayo sigurado kung may sakit kayo mo. Pero at least, katulad nga na sinasabi ko, yung gobyerno dapat pader. Pader na nagbibigay ng malinaw na daan sa tao. Kapag siya matutumbang, may pader siyang masasandalan. O yun ang gobyerno ng lungsod ng Maynila para sa inyo. Ngayon, meron lang akong pakiusap, patawanin nyo yung mga naligaw ng landas. Huwag na kayo mag-away-away sa politika. Napapansin ko sa Facebook eh. Nag-away-away kayo. Nagkakatampuhan kayo. May sinasabi ko. Kung ano-ano sa kapwa. Unang-una, matanong ko kayo. Yung bang pinaglaban yung politiko, kasama nyo ngayon. Asan na? See, yun yung lagi ko ipinaalala bago mag-eleksyon. Lagi ko sinasabi na huwag kayong makikisali sa away ng mga politiko. Dahil pagtapos ng politika, sila-sila lang na nagpapartihan. Asan kayo? Kaya ngayon, tapos lang halalan. Alisin niyo ang pait. Alisin niyo ang puot. Yung mga naligaw ng landas, kunin niyo. Tulungan niyo itama ang kanilang pag-iisip na para pagdating ng araw, makakapamili tayo ng maayos para mag-gobyerno sa atin. Di ba?
Kaya at least matututo kayo yung mga tumanggap ng 1,000 o 2,000, 3,000. Huwag nyo sila masisig. Natatawa kayo, mukhang nakatanggap kayo. Huwag nyo sila sisihin. Kasi meron din silang pangangailangan sa buhay. Tama ba? Bawat tao may pangangailangan eh. Pero ang importante, no? Huwag kayong magtanim ng muhi sa isa't isa. Bakit? Tingnan ninyo. Pag tiklok ng araw, isang kalsada lang ang dadaanan ninyo. Isa lang. Unless lumangoy kayo sa dagat. Isa lang. Yung entrada lang doon. Ibig sabihin, kayo-kayo pa rin ang nakita sa finals. Diba? Kaya, huwag kayong magkakampuhan, huwag kayong magtatayong magdalit. Eh, ikaw kasi binuto mo to, ikaw kasi binuto mo yan, ikaw kasi. Yan ikaw kasi, makatiyan. Ang unawain ninyo, ako ay ama. Ako ay ina. Ako ay magulang. Umaasa sa akin ang aking mga anak. Yun ang patungkulan ninyo ng pagkatsin. Naunawaan nyo ba? Yes po. Naunawaan ninyo? Yes po. Huwag na. Katawanin nyo na. Magkakwat-tawat tayo. Let's move on. Suportahan natin ang gobyernong ito. Suportahan natin ang pamalang ito. Kasi wala naman magmamalasakan sa akin. Pupunta pa dito yung mga banyaga. Pupunta rito para dahasain lang tayo. To rape us. Squeeze us with all the resources. Yun. Pero pagtapos nila, aalis na yun. Kaya maging takdang araw ko kasi mahirap maging mahirap. Mano pa, kapag hindi namunawa ng gobyerno ang katayuan ng isang mahirap na tao. Kaya walang makakaunawa sa kapwa mahirap, hindi yung mga tao na karanas din ng hirap sa buhay. But just the same, gusto ko mag-move-on kayo. Sabado ngayon, kahapon, talagang ang MDSW o Manila Social Welfare, hindi nagkagaugaga talaga na naghahanap kami. O sige, alanganin oras. Bakit ba kaya na susunog kayo na yung weekend halos ang babagsak? No. Pwede namang Lunes. Para ang gobyerno. Alam nyo ba, palakpakan ninyo yung ating mga social worker. Nung naglagano kayo ng apoy, no? Sabi ko, yari na naman, umaseto. Sabi ko sa kanila, ianda na lahat ang dokumento para makakuha ng cash para over the weekend, mabigay kagad sa inyo. Kung takagad kayo sa hardware, magtayo kagad kayo ng masisilungan. Ano? Naniniwala ba kayo may pag-asa pa? Wait. Naniniwala ba kayo may pag-asa pa? Naman. Habang may buhay, may pag-asa. Okay? So mag-aral kayo maigi. Yung mga anak ninyo, sabihin ninyo mag-aral maigi. O tingnan ninyo. Tatawid lang kayo ng dalpan. Tatawid lang kayo ng dilpan. Meron na kayong air condition ng public school. Rosauro Palmario ng mga lahat ng masasarap. Lahat ng maayos. At misa-misa'y sobra pa. Lagi ko ibinibigay sa tao. Nang matikman niyo naman ang mantika, mamantikaan naman ang labi natin. Hindi na lang puro asin. 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 Gusto ko matatikin naman ang maayos, ang ordinaryong araw,
ng patas or equal opportunity, patas ng pamumuhay. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Habang buhay may pag-asa, tuloy-tuloy lang, umasa kayo. Nandito ang inyong barangay chairman, ang mga padawat ninyo, mga pro leader ninyo, SP chairman ninyo, lahat sila mga tanod. May gobyerno kayong masasandalan. Ngayong hapon na ito, sana kahit na kayo'y malungkot, makapagbigay kami ng ngiti sa ito. Magtayo kami kayo ng bahay. Ang bawat isa sa inyo, makatanggap ng 10,000 pesos. Okay? Huwag niyo nang itatalpa, ha? Lana. Baka maitalpak niyo pa yan. Pili na kayo ng 2x2. Lalo. Here. Yun. From there. Makabalik agad kayo sa normal. Basta kami nandito na. Mahal na mahal ko kayo. At umasa kayo, yung itinatayong ospital, bubuhay, hindi kakatay. Ospital, makapagbibigay ng maayos na kalusugan sa inyong baby, sa inyong anak, sa inyong ina, at pag may emergency, nagkatuwaan, nagkasaksakan, ganun matawa eh. At least may emergency. At tapos may mga maayos na gamit. May doktor. May doktor. Pagkakailangan ng malaking-laking medikasyon. Nako, para tayong nasa St. Luke's. Hindi ko po binubuhat ang bago ko. Someday, pagdating ng araw, kung kayo'y nang nakahirapan nito, mararamdaman ninyo na yung natikman ng mayaman ay natitikman ng mahirap. And I want you, ang gusto ko, to be proud of yourself. Itaas niyo ninyo ang inyong loob. Pag kayo'y naglalakad at sinasabi niyo, ako'y taga-Baseco. Sa Baseco, tahimik. Sa Baseco, may pag-asa. Sa Baseco, namumuhay kaming panata at payapa. Yan ang gusto kong maramdaman ninyo at yan hindi nilang mararamdaman, dapat gawin niyo din. Huwag niyo itahiyang ang inyong lugar kung saan isinilang ang inyong mga salunay. Hindi ko mo tayo kinanganak na mahirap habang buhay na tayo magiging mahirap. May pag-asa sapagkat may gobyerno ang lungsod ng Maynila. So, kapit lang. Kapit lang. I love you. I love you very much. Mahal na mahal ko kayo. I hope naramdaman ninyo ang pagmamahal ng pamahalang lungsod sa panahon ng kasagsagan ng panganib, pangamba at pagkalibot. So muli, palakpakan ninyo ang chairman, kaninyong mga kadawad, dahil hindi kung mapagtatagumpayan na pakainin kayo ng anim na buwan, kundi dahil sa tulong nila na paano may ayos ang mga food boxes ng walang magutong sa Maynila. Kaya, I always do that. Susundin niyo ba ako na magkakapatawad na kayo sa eleksyon? Huwag na kayo mag-iisira natin. Ayun na yan. Tiklog na yan. At least,
minsan paalala niyo din pagdating ng araw. Nasa dulo natin ang realization. Kaya huwag kayong mag-aaway-aaway, huwag kayong magkakatampuan, alisin ang pait, alisin ang puot sa kapwa. Magmala sa aking tagayo. Magmala sa aking tagayo. Muli, makarecover ka agad sana kayo at umasa kayo na ipagkapatuloyan ng ating minamahal na Vice Mayor o ngayon, Mayor-elect Hani Lacuna. Magandang araw sa inyo at asalain nawa kayo ng form na ito. Manila! I love you! I love you!